Nagulan si Gerald ng sasakyan para tunguhin ang bahay ni na Annette dahil weekend iyon at walang pasok ang dalaga. At syempre may dala siyang flower and chocolate para dito, isang bagay na nagpapahiwatig na nagsisimula na siyang manligaw. Ayaw niya nang patagalin pa yun at natatakot siyang dumating ang araw na maunahan pa siya ng iba. Tatlong araw niya itong hindi nakita dahil sa dami ng ginagawa sa villa, kaya naman may kung ano sa damdamin niyang nag-uudyok na puntahan na lang ito sa bahay ng dalaga, tutal naman iyon din ang gusto ni Annette, ang formal niyang panliligaw. Hindi ito sanay na kung saan saan dinadala pero gusto niyang makarating ito sa lugar niya. Balang araw kung papalarin, doon niya ito ititira, kaya naman nais niyang malaman kung magiging komportable ang babae sa lugar niya. If ever naman hindi ay nakahanda siyang iwan ang villa at mag-hire ng taong mamamahala at sa Maynila sila titira, lalo pa at medyo may kalayuan ang trabaho nito sa lugar niya. Dumaan muna siya sa isang store upang bumili ng mga pasalubong para kay Elma. Hindi lang naman kay Annette siya gustong mapalapit kundi sa buong pamilya nito. Pagdating niya, si Elma ang sumalubong sa kanya at wala si Annette dahil nasa palengke pa daw. Nalaman niyang may pwesto pala ang magulang nito sa palengke at kapag walang pasok ang dalaga, ay tumutulong ito sa magulang. Kaya lalo siyang humanga sa dalaga. Isa itong ulirang anak sa magulang. Dahil hapon pa ang uwi ni Annette, nagpasyas na lang siya nga pasyalan ito sa palengke. Malugod naman siyang sinamahan ng kapatid dito upang ituro ang lugar. Pagdating nila sa palengke, bit-bit niya ang bulaklak at chocolate na tinungo ang store kung saan natanaw niya mula sa malayo na busy ang dalaga sa pag-aayos ng mga paninda. Ate! Pagbaba nila ng kotse ay sigaw ni Elma sa kapatid upang maagaw nito ang atensyon ng babae. Maraming customers noon at busy ang magulang ng dalaga. Agad itong tumalikod nang makita siya at pasimpleng inayos ang nagulong mahabang buhok. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito sa kanya na parang nahihiya pero kay Elma, nakatingin at pinandidilatan ang kapatid. Humagik-hik naman si Elma. Ate, kunwari ka pa eh. Pambunos ka nito sa kapatid. Oh Gerald, halika, pasok-pasok. Hila kaagad sa kanya ng ama ni Annette at pinaupo siya sa isang lumang silya. Salamat ho tito, magalang niyang sabi sa kainabot sa dalaga ang pasalubong niyang bulaklak at chocolate na parang nahihiya pa yung kunin. Nakita niyang ngumiti lamang ang ina nito na abala sa ginagawa. Anak, mabuti pa umuwi ka muna at nakakahiya dito kay Gerald. Mainit dito at mabaho, narinig niyang sabi ng ina nito. Okay lang tita, sanay po ako. Tugon niya na di na rin na naman gaano nito napansin dahil sa dami ng customers kaya minabuti niyang tumulong sa pagbebenta. Hindi man sila gaano nakapag-usap ni Annette ay ayos lang. Masaya siya nga makatulong. Pagdating ng hapon at wala nang gaanong mamimili, ay saka sila umuwi ng dalaga kasama si Elma. Di ka man lang nagpasabing pupunta ka, yan tuloy, sabi nitong pinapagpag ang duming dumikit sa polo niya. Hindi niya inaasahang gagawin yun ng dalaga sa kanya kaya nagulat siyang napatitig dito. Masarap yun sa pakiramdam na para bang kasintahan niya na ito habang ginagawa ang bagay na yun. Pero agad itong lumayo sa kanya nang mapansing hindi niya maikurap ang mga mata habang nakatitig sa mga mata nito. Salamat, may extra t-shirt naman ako sa compartment ng kotse. Ngiti niya dahil bigla ito nang nailang sa kanya kasabay niyang binuksan ang pinto ng kotse para dito. Walang imik na pumasok ito ng kotse. Nasulyapan niya pang nakangisi si Elma sa kanya. Kinindatan niya ito sa kanyang thumbs up. Bago minuksan ang pintuan sa backseat ng kotse para sa bata, nag-thumbs up din ito sa kanya bago sumakay. Habang nagbebiyahe sila pa uwi, sinamantala niya na ang pagkakataong imbitahan ito sa villa. Pasensya ka na, busy kasi ako pag weekends. Saka ano naman ang gagawin ko sa inyo? Tanggi nito. No problem, but I hope you can come once. Pagbabaka sakali niya. Bumuntong hininga ito. Sige na nga, kung di ka lang mabait, narinig niyang sabi nito. Napangiti siya. Are you sure? Without regrets? Parang lumundag ang puso niya. Ayaw mo yata eh. Wag na lang, bawi nito. No, masaya lang ako. Thank you so much, Annette, sulyap niya sa dalaga na nakangiti. Pagdating sa bahay, naghanda ito ng merienda nila at pagkatapos ay nagsimula na itong magluto at inanyayahan pa siyang mag-dinner sa bahay nito. Naiwan silang dalawa matapos magpaalam ni Elma na maglalaro sa kapitbahay. Tahimik lang siyang pinapanood ito habang nagluluto. Feeling niya kung si Annette na ang babae para sa kanya, napakaswerte niya. Hands-on ito, kaya sana lang mahalin din siya ng babae at makamit niya ang matamis nitong oo. Yun lang, masaya na siya.
Gabi na nang dumating ang parents ni Annette at saktong pauwi na siya noon dahil nauna na silang mag-dinner tatlo. Pero pinigilan siya ng ama nito at nagpabili kay Arman ng alak. Di siya sanay uminom at iniiwasan niya na rin ang magmaneho ng lasing dahil natatakot siyang maulit ang trahedyang nangyari noon kay Steph, pero di niya matanggihan ang ama ni Annette. Sabi niya konti lang ang iinumin niya pero naparami yun hanggang sa di na siya makagulapay. Di niya na nga na malayang nakatulog na pala siya sa kalasingan. Hiyang-hiya siya sa dalaga kinabukasan na di alam kung papaano aayusin ang sarili. Gusto niyang makita ni Anne ang mabubuting bagay lamang sa kanya at ayaw niyang isiping lasinggero siyang tao at baka maging mitsa pa iyon para di siya magustuhan ng babaeng nagugustuhan niya. Pasensya ka na kay Itay. Alam kong pinilit ka lang niya. Nahihiyang sabi nito sa kanya sa umagang yun. May dala itong kape at tumabi sa kanya ng upo sa isang sofa. Totoo, di ka galit sa akin? Tanong niya. Inakala niya kasing galit ito sa taong di marunong magdala sa sarili pagdating sa inuman. Napatanga ito habang nakatingin sa kanya. Ha? Ba't naman ako magagalit? Ang alam ko pagkatapos mong malasing at namuluktok ka dyan sa sofa. Wala akong dapat ikagalit, maliban na lang kung nag-amok ka. Nakangiting sabi nito na nasa katagalan ay tawang-tawa. Napapatitig na naman siya dito habang naririnig mula sa dalaga ang tawang yun na para bang kay sarap pakinggan. Pero natigilan din ito agad sa kanagtakip ng bibig na tila nahiya sa kanya. Sorry, natatawa lang talaga ako sa iyo kagabi. Sabi nito na nasa muli ay tinawanan na naman siya. Bugso ng damdamin niyang ginanap ang isang palad nito. Alam niyang sobrang aga pa pero di niya maunawaan ang sarili at may gusto siyang sabihin sa babae. Natigil ito sa pagtawa saka napatitig sa kamay nilang dalawang magkalapit bago bumaling sa kanya. I love everything about you, Anne. Your eyes, your nose, your lips. I love the way you smile, the way you talk, and laugh. I love you so much, Anne. At di na niya napigilan ang sariling aminin ang nararamdaman. Para itong natuklaw ng ahas matapos marinig ang sinabi niyang yun. Siguro nga maaga pa para magtapat ng saloobin pero wala namang nakasaad sa batas kung kailan dapat magsabi sa taong mahal mo. Kundi malaya siyang sabihin yun anytime. Nakita niyang umiwas ito ng tingin sa kanya. Gerald, alam kong mabuti kang tao. Bibigyan kita ng chance na patunayan ang sinasabi mo. Tugon ito sa kanya. Naramdaman niya na ang kakaibang saya sa puso niya. Salamat, Anne. Promise, gagawin ko lahat. Nakangiti niyang tugon. Gusto niyang tumalon sa saya. Para siyang nanalo sa loto sa mga sandaling yun. Kaya naman, umuwi siyang may ngiti sa mga labi at baon ng pag-asang ibinigay sa kanya ng babae.